Siya na kaya ang susunod sa pound for pound king Manny Pacquiao at Filipino flash Nonito Denaire. Kasama natin ngayon si Denver the Excitement Coelho, ang current WBC International Minimum Weight Champion. Madedepensahan kaya niya ang kanyang titulo sa Sabado? Magandang umaga, Denver. Magandang umaga po sa Nistogo. So, minimum weight champion ka. Ano bang timbang ng minimum weight? Ang minimum weight po is 105 pounds po. 105 pounds? Yeah. Okay. Yung ba yung natural mong timbang o talagang may special diet ka para hindi ka humigit doon? May special diet po ako. Bali, yung timbang ko maabot din minsan ng 120. Pero kinukuha ko po yun sa pagtitraining. Kaya ngayon, ang timbang ko, malapit na po yung laban ko. Ngayon, ang timbang ko is 110 or 108. So, bawa mag-weigh in, kailangan magpagutom ka ba? Magpapagutom ka o ano? Hindi naman po ako nagpapagutom kasi yung weight ko, kinukuha ko po sa pagtitraining. Okay. So, kapag hindi ka boxer, maaaring umabot pa ng 120, 118 yung iyong timbang? Opo, pag wala po kong training, umabot po ko ng ganung timbang. 120 or 118, ganun po kabigat. Okay, para lang sa mga manonood, pwede lang makita kung gaano ka kalaki. No? Sa, ako 150 ako eh. So, tsaka 5, okay. So, mga hindi ka naman ganun ka, ganun kaliit pala. Opo. Pero lumaki kang maliit na bata. Opo, parang ganun nga po kasi talagang 9 years old pa lang po ako. Nag-start na po ako ng boxing. 9 years old ka pa lang. Pero may mga kakase ka o may kasama ka sa school na mas malalaking bata na nangangantsaw ba sa'yo? May mga bully ba sa school na gusto makipagsuntukan sa'yo? Mayroon din po minsan na katulad niyan, uso kasi sa amin sa probinsya, yung parang grupo-grupo. Kaya mga minsan, barkada, opo. Kaya minsan, mapasubo ka talagang magkipagsuntukan ka, pero hindi pa nila alam na boxer ka. Pag alam na nila na boxer ka, ayun, nakipagkaibigan na lang po. Matatalino ang bata. Ayun nga po. Sa Iloilo ito, ano? Opo, opo. Sa Iloilo po. Kabato ng Iloilo po. So, sino-sino ba naging idolo mo nung sa kabataan mo? Nung idolo ko po, nang start talaga ako nang sumali sa boxing, nung nakita ko yung si Unyok Bilasco sa Olympic po. Yung lumaban siya sa Olympic, nung dinaya sa doon na dapat mag-gold na si Unyok, yung dinaya siya. Tapos nung nakita ko yung laban niya, sinabihan ko yung papa ko, Papa, gagayain ko yung tao na yun. So wala pa si Manny Pacquiao noon? Hindi pa masyado kay Manny Pacquiao. Wala pa masyado. So sa Sabado, may makakalabang kang Thai boxer. Ang pangalan si Samat 3K Chayong. Chayong. Dati siyang kickboxer, no? Sa Thailand. Opo. At ngayon, yung boxing na, I guess, mas western itong style nyo. No? May advantage ba ang isang dating kickboxer sa larangan nyo? Sa larangan po namin, medyo siguro may kunting kalamangan din sa matibay. Kasi almost 200 fights sa kickboxing, sa Muay Thai. Almost 200 fights. At saka naging champion din po siya. Pero mas advantage po ako siguro kasi mas mataas yung experience ko sa pagbo-boxing sa kanya. Sinasabi nga na bagito pa siya sa boxing eh. Ayun nga po, yung karamihan, sabi nila bagito daw yung makakalaban ko. Pero hindi ako nagkukumpiyansa kasi alam ko naman yung boxing at saka Muay Thai, magkahawig lang po, pareho lang. Yung kaiba lang po doon, yung sipa. So dito hindi ka mag-iingat na baka sipain ka? Ayun na yung iniingatan ko. Ayun. So ano bang strategy mo para talunin itong taga-Thailand? Ang strategy ko pong gawin ngayon, ginapairal ko talaga yung speed ko. Kasi medyo advantage siguro ako ngayon sa paa sa kanya. Dahil nga may kinuha yung manager ko na conditioning trainer para sa laban ko ngayon. Maski si Manny Pacquiao, no, sinasabing hindi na raw siguro magtatagal pa yung kanyang boxing career dahil mahirap na hanap buhay ito, no? Palagi daw may bugbugan. No? Ikaw ilang taon ka na ba? 23 po. 23, kumbaga parang nagsisimula ka pa lang sa career mo. No? Opo, parang ito pa lang yung way na paangat pa lang po yung career ko. Po. Pero iniisip mo na bang pangalawang career? May iniisip mo na ba yung kinabukasan pagkatapos ng boxing? Kasi ang career ng mga boxer, hindi naman masyadong matagal eh, di ba? Opo, iniisip ko na po yung kung saan po akong mapabuti. Iniisip ko po talaga pagkatapos ng career ko ngayon, mag-isang negosyo na lang po. Negosyante. Negosyante okay. Po. Ilang taon kaya ang magiging career mo sa tingin mo?
So tingin ko po, medyo bata pa po ako, medyo mahaba-haba pa po. So kung manalo ka sa Sabado, anong mga susunod na kabanata sa career mo? Ito nga po, nag-usap na kami ng manager ko na si Sir Aljoharo. Nag-usap na kami by July or June, mapapalaban na kami ng isang world title para sa WBC minimum weight. Kasi yung world title, magbabakante na po at saka ako po yung number one. Okay, maraming salamat Denver Coelho at good luck sa laban sa Sabado. Maraming salamat po at saka abangan nyo po yung darating kong laban ngayong March 26 sa Angono Gym sa Rizal. At saka abangan nyo rin po yung lalaban din po, may lalaban din po na babae dito. Bali supporting main event ko po siya. At saka sa March 27 mapapanood nyo po ito sa GMA7 10 to 12 a.m. Ng umaga. Ng umaga po. Okay.